this video naman guys is gagawa tayo ng leche flan. So ito guys yung aking mga sangkap. So 5 piraso lang na eggs, lemon, and then my sugar and condensed. And then ang gagamitin ko guys is Alpine evaporated full cream. And then yung aking gagamitin guys na condensed is si Jersey ang brand. Kasi masarap siya guys gawin na leche flan. So mayroon ako dito guys na white sugar, and then yung ito yung aking aluminum foil. Let's start. So ayan guys yung aking llanera, ayan. So tigtatatlo guys na tablespoon na white sugar. Ayan. So idadarang natin siya guys sa apoy. Ayan, sa hanggang magkaramalay siya guys. So ayan guys, pinabilisan ko na para hindi masyadong mahaba yung ating video. Ayan. So ikakaramalize natin guys. Ayan. So 4 na piraso lang guys yung aking ginawa. Ayan, since hindi ko naman siya guys ibibenta at dessert lang namin. So kailangan talaga guys is white sugar yung inyong gagamitin. Kasi kapag brown at dinarang ninyo dyan sa apoy, is masyadong dark yung kanyang sugar. So ngayon naman guys, ayan, 3 egg na may white, and then yung 2 piraso guys ng egg is hindi ko sinama yung white. Ayan, para ma-jotipid tayo guys. So ayan guys. So ayun na, sinipirit ko na yung white, and then ito naman yung egg yolk na may white. So ayan guys, i-mix natin guys, at paka-mix natin guys is ilalagay na natin yung ating Alpine full cream. So pwede kayo guys gumamit ng Alaska Ibab or fresh milk. Since yung Alpine full cream ang nandito sa akin, is yan po yung ilalagay ko. Talaga naman guys na masarap yung full cream. Ayan, kapag nilagay natin dyan guys. So unahin muna natin guys na yadyarin yung pinakaano ng kalamansi. Yan yung magsisilbi na hindi siya malansa yung ating gagawin na leche flan. So after nyan guys is pipigain natin guys yung kanyang dagta guys, yung parang pinaka juice ng kalamansi. Ayan. So para hindi guys talaga na magkaroon ng lansa yung ating leche flan. So ayan ang aking gawain guys. So ayan. Next, i-add na natin guys yung ating Alpine na full cream. Ayan guys. So, isang lata guys ng Alpine. So, katantaman yung size. Pwede kayong gumamit ng malaki. And then, next, ilagay natin guys yung kanyang condensed milk. Ayan. So, kailangan guys, hindi siya guys nagbabubble habang minimix natin ng wire whip yung ating gagawin na leche flan. So ayan na guys yung ating condensed milk. Ayan. So 1 can na condensed milk. So ayan, i-add natin guys. So hindi ako guys gumamit ng electric mixer. So wire whip lang talaga ang ginamit ko para hindi siya magbubble at maganda yung kinalabasan ng ating leche flan kapag ito ay in-steam natin. Ayan. So hindi siya lalagapak or hindi siya babagsak guys. So medyo masilan din kasi gumawa ng leche flan. So ayan guys. Ayan. So nag-add ako guys ng sugar para make sure na hindi siya matabang. So ayan. So ayan naman guys yung ating vanilla essence. Ayan. Isang takip guys ang aking nilagay dyan, or 1 teaspoon na vanilla essence. And then mimix lang natin siya guys. Ayan. So dahan-dahan lang siya guys na i-mix natin. Thank you.
So, ayan guys, after natin ma-mix, ilalagay natin guys sa llanera. Ayan, so minadali ko na siya guys. Ayan, so lalagay natin guys ng aluminum foil. Ayan, so tatakpan natin siya guys para hindi siya mapasukan ng tubig. Ayan, so make sure natin guys na iipit natin or i-ano natin guys ng maigi para hindi siya talaga mapasukan ng water or tubig guys. So, ayan. So, sa ilang sandali guys, ayan, naka-ready na rin guys yung aking steamer. So, ang gagamitin ko guys na steamer is yung electric. Ayan, so sa kuryente guys ako gagamit. So, testing natin guys kung ano kinalabasan guys doon sa kuryente. Kasi guys, dati gumagamit ako guys sa kalan or sa apoy ng kahoy. So, ngayon, testing ko guys gumamit sa electric. Ayan. So, mabilis lang naman guys mag-steam ng leche flan. Depende pa rin guys kung gaano karami or kataas or maliit lang yung inyong sukat. So, mabilis siyang magkulo. Ayan. Or maluto. Ayan guys. I-transfer natin guys sa aking steamer. Ayan. So, dalawang layer siya guys. So, tamang-tama siya guys sa aking steamers. Dalawa-dalawa guys. So, ang size ng steamer ko, ng ano ko guys, ng llanera is medium size. Ayan. So, tamang-tama lang siya guys. So, dapat guys, kumulo muna guys yung tubig. So, sa aking steamer guys, is sinabay ko guys yung water sa pagsalang ko ng leche flan para sabay na siya guys sa pagkulo. Pero dapat guys, kumulo muna yung water at sa kanyo isasalang yung inyong leche flan. So depende guys sa diskarte nyo guys. So ayan na guys, isinalang ko na guys. So, ayan na nga guys, hindi ko na sa inyo napakita na ilagay sa rep after niya siya na ma-cool down or ma-steam ko. Ayan. So, finished product na yan guys. Ayan, na-i-transfer ko na rin sa aking plate. Ayan. So, ready to eat na guys. Or, ayan na guys yung aming dessert. Ayan. So, kaya ako gumawa guys ng leche flan dahil maghahalo-halo kami guys. So, homemade halo-halo dito sa bahay. So, ayan, so kailangan may leche flan para kompleto yung ating halo-halo. So ayan guys, so sa next video guys is gagawa ako guys ng ubi jam. Ayan, so lihiyang ubi. Ayan guys, so para sa ating halo-halo guys. So thank you guys for watching. See you on my next video guys. So ayan guys, ang sarap niya guys. So tinikpan ko siya guys, nakakalahat ako guys. Ayan, so thank you guys for watching. God bless. Bye. See you on my next video. Thank you all guys. Bye.